Hello po. Many of you have shown a strong interest in my blog post yesterday about the possibility that Grace po is indeed the running mate of Manila Mayor Isko Moreno if he decides to run for president. And as I said in my blog, there are strong and ongoing negotiations for her to run as Mayor Isko's vice presidential candidate. That is, if also Mayor Isko will finally decide to run for president. So, pero meron rin po sa inyo have clung on or yung pa rin gusto nyo yung original plano na hindi natuloy or nautlot na si Manny Pacquiao nga ang magiging vice presidential candidate. So sa ngayon pa naman po wala pang final, pero ito ang dalawang politicians na nakikita natin na very possible at medyo dito lang sa dalawa na nakakasentro yung matinding negosasyon. So, hindi pa po natin masabi until mag-file na po sila ng Certificate of Candidacy or COC from October 1 to October 8. At hindi pa rin po natin masabi kasi meron pa rin po deadline yung substitution of candidates until November. Pero by October, makikita na po, may klaro na po kung sino ba talaga. So sa ngayon, sabihin na lang natin na may negosasyon kay Grace po. May negosasyon rin kay Senator Manny Pacquiao. Although sa ngayon, medyo determined si Manny to really run not as Vice President, kundi President. That's why po, itong discussion ko ngayon ay yung pros and cons, strengths and weaknesses of the two candidates. In this blog po, I will leave it to you to decide. Kayo po ang mag-decide base sa mga argumento ko, pabor at hindi pabor sa bawat isa. At si Mayor po and his political operators are watching my blog. So, pwede nyo pa rin po iparandam sa kanila or ipaalam sa kanila kung sino ba talaga ang pinupulsuan nyo na maging Vice President ni Mayor Isko. Sa totoo lang po, pareho naman sila ay kaibigan ko, si Manny Pacquiao na naging dating kliyente ko po, at si Senator Grace po na nung inquiry reporter rin po ako, kinocoveran ko siya, naging close po kami at iniimbitahan niya po ako sa mga senatorial hearing po tungkol sa mga sa social media at saka sa mga fake news. Kinukuha niya ako as one of the resource persons kung makita niyo ka sa mga pictures na ito. So, unang-una po. So, but before we proceed, pala, please subscribe to the Blogcaster Armand Dean YouTube channel. Dahil dito po sa channel nito, you will get insights on the in-depth and incisive arguments and opinions na hindi nyo po makikita sa ibang blogs or kahit sa media po. Kasi galing, ako rin po naman galing sa media, sa Philippine Daily Inquirer. Dati, ex-reporter po ako. So, ladies first, mauna po tayo kay Grace po. Ito po yung mga strength niya or yung mga pros niya or yung mga gains. Una po yung gains. Popular siya nationwide. Institution na po siya. Dahil syempre, kahit papaano po hindi natin maalis yung the king factor na si Fernando Poe Jr. na kahit old and new generation po ay kilala naman. At lalo na po sa Luzon, Visayas and Mindanao. Kaya yung sinasabi na bakit si Grace hindi naman siya taga Mindanao, hindi naman siya taga Visayas. Pero remember po,
Or may Bisayan blood po siya, ha? May Bisayan blood siya. At remember, once upon a time, yung popularity ng father niya, kahit po doon sa amin sa Zamboanga City, sa Sulu, very popular si FPJ po. Legend siya, idol na idol siya ng mga tao doon. And pwede po matransfer yung suporta sa kay FPJ, kay Grace po ngayon po. And then, on her own, even yung without the factor of FPJ, dahil po wala siyang katiwalian, malinis, and hard worker, marami rin siya po follower on her own. In fact po, she came in third with 9.1 million votes during the 2016 presidential election. At nung 2013 naman po, she gathered 20 votes. So, pwede po maulit yan. Pwede po madala niya ulit ng 20 million votes para kay presidential candidate Isko Moreno. Posible po yan. So, yun nga po, tulad na sinabi ko, wala siya graft case. May experience po siya, may political maturity. Kasi po, obviously, bata pa si Mayor Isko, younger than Grace po. So, Grace can bring wisdom into the administration. Kasi hindi naman pwede bata pareho. And then meron rin pa siya po political network. Dahil nga po yung sa mga past political alignments niya po. So, also po yung she is seen as religious na counter argument po sa administrasyon ngayon na parang ininsulto ang Diyos. And then po, pwede rin niya i-court yung youth vote. Later on po, may post ako about the strong factor po na make or break ang youth vote sa election na ito. So po, dahil malinis po siya, pwede rin niya i-court yung youth vote na ngayon po, estimated to be 40 million strong. Sila po ang biggest voting bloc ngayon, yung mga young voters. So, pasok rin siya sa idealismo ng kabataan ngayon. So, punta na lang po tayo sa cons o yung mga bagay-bagay na negative sa kanya or maging negative kay Mayor Isko. Very important po ito mga negative po kasi ako po, bilang former public relations campaign public relations executive advisor and political strategist. Trabaho ko po yun para tingnan yung mga kahinaan or mga bagay na ikakasira o magamit ng kalaban para sirain yung kandidato ko. So ito po babanggitin po ko po, pwede ito gagamitin ng kalaban against Grace po kung tatagbo nga siya as vice president. Sa vice presidential position. So yun po, sasabihin ng mga tao, showbiz na naman. In fact, kayo po, yung ilan sa inyo, binanggit ito po na showbiz na naman. Kasi syempre si Mayor Isko sa showbiz rin, no? Galing. Although, mas gumaling siya as nagpakita na mas magaling siya sa politika. And then, yung naging citizenship problem niya, baka may mga ibabalik na lang po ito kahit na rule na ito with finality ng Supreme Court. Baka gagamitin nila ito pang propaganda issue po. And then yun, lack of resources. Siyempre, unlike money, limited lang yung resources ni Grace po. Billion-billion kailangan po to run a campaign. And then, as some of you correctly pointed out, medyo nawala na po yung kinang niya sa ilang tao dahil Filipinos don't like losers . Pero po, natalo na siya as president. Kaya medyo magiging factor rin po yun sa pag-suporta sa kanya ngayon. And then, meron rin sinasabi na wala talaga siya gaano nagawa during COVID. Pero kung ganito naman po ang akusasyon sa kanya, mako-compliment naman po ni Mayor Isko na si Mayor Isko sobra-sobra talaga at doon lang assured na tayo na yung administrasyon nila ayusin talaga yung COVID problem. And then meron rin po,
pwede rin po sabihin ng kalaban na si Grace po, tulad yung nakikita ko po sa mga comments nyo na medyo may mga LP galit sa kanya dahil hindi siya nag-slide down to BP ni Mar noon, kaya natalo. Kasi na, pareho sila 9 million plus votes ni Mar, so 18 million sana sila kung nagsama-sama sila. So hanggang ngayon, galit pa yung ibang LP sa kanya. So ngayon nga po, meron rin sinasabi, hindi niya binabanata ni President, si President Duterte sa mga katiwalian. At lastly po, medyo tahimik siya po ngayon sa kwan po, sa media. So medyo factor rin po na medyo kinalimutan na siya ng iilan po. So yun, that's yung mga negative factor ka Grace po. So punta naman tayo kay Manny Pacquiao. Una, yung mga positive factors or strengths or pros for Manny. Yung po, like Grace po, mas popular siya, syempre kay Grace po. Luzon, Visayas, and Mindanao, dala niya. And then, he's also rich with campaign funds. And then, may good networking siya sa PDP Laban, although ngayon medyo nabawasan na kasi karamihan lumipad doon kay sa kampo nila Cusi at President Duterte. And then po, syempre madadala niya yung Visayas and Mindanao votes. And then yung po, religious rin, pastor na ata siya. And then yung po, medyo kailang, medyo humina siya ngayon. Yung parang binabrand niya yung sarili niya as bagong oposisyon na pinabanata niya si President Duterte. Although, marami rin sinasabi, bakit ngayon lang? And then, magiging more high profile po siya kung matuloy yung rematch niya sa January. So, ito po, makakabigay, very timely po ito talaga sa campaign. And then, yung cons naman po, o yung mga bagay-bagay na ikakahina niya at sino mang kukuha sa kanya na vice president, kung pwede si Mayor Isko yan, ito po ang mga bagay-bagay na pwede ipukol laban sa kanya. Pwede sabihin ng mga kalaban niya o kahit yung di gusto sa kanya, kahit sa LP, na enabler siya ng EJK at saka Graft and Corruption. Kasi bago po nag-away-away sila doon sa PDP, isa po siya na ginagamit yung Bible to defend the EJK. Sabi niya, hindi naman daw kasalanan ng mga pulis, kasalanan daw ng drug, kasalanan ng mga addicts. Pero po, hindi niya nakalimutan niya, yung mga maliliit na tao lang, yung mga tinatawag natin na slab soil or hampas lupa ang pinapatay, habang yung mga malalaking suspected drug lords, pinapapunta lang para mag-usap kay presidente sa Malacañang. So, si Manny po, for the longest time, up to early this year, doon talaga siya kay Duterte. Ito na lang lately na nag-away sila. And then po, wala siyang executive experience, unlike kay Grace po, na naging partner ng cabinet sa MTRCB. And then, marami rin po sinabi na ambitious, na wala pang ganong experience, ano, nagsimula as mayor or governor, and then kaagad nagkuan na siya, president na po, and then dito naman vice president. And then marami rin po dyan na sinasabi na parang bias sa kanya, na sinasabi hanggang boxing lang ang galing niya. So idol nila si Manny as sa boxer, pero hindi as vice president. And then, yung sa COVID daw po, kahit may nagbibigay siya ng mga tulong-tulong sa tao, pero parang band-aid approach po, hindi yung parang tulad kay Mayor Isko, sana, sa dami ng pera niya, kusa na lang sana po, galing sa pera niya, nagtayo na siya ng mga hospital o clinic lang man para tulungan ng tao, o bigyan ng free COVID test para sa tao. So yun, mas meaningful sana po ang tulong niya sa tao kaysa yung bigay-bigay ng pera at pagkain. And then yun, sinasabi na pull-pull naman siya ng opposition.
At yun nga po, tumigil yung expose niya. Akala natin pagbalik niya, itutuloy niya yung expose niya sa ayuda. Pero parang wala na po nangyari doon. And then isa pa pong nagpapababa sa popularity niya or suporta sa kanya, yung parang yung kwan ng asawa niya na si Jinky, na parating nagdi-display ng mga mamahalin item po kahit sa panahon ng sakuna o pandemya, eh nababatrip yung mga tao doon. And then po ito rin, nagsisimula na rin siya sa political dynasty niya dahil maraming mga relatives niya nasa politika na rin po ata. Kapatid niya ata nasa Congress na at saka meron sa local government. And then sa youth vote rin po, na very influential ngayon sa election na ito, medyo yun, ganun rin ang baka sasabihin ng mga kabataan na hanggang hindi kami masyado bilip sa'yo sa to run as vice president, kundi sa boxing lang, okay ka na. So, yun lang po. I presented you the pros and cons dito sa dalawang candidates na ito. At kayo na po ang humusga. At sabihin kay Mayor Isko through my blog kung sino ba talaga sa tingin nyo sa dalawa, having listened to this trend and weaknesses ng dalawang kandidatong to. So, I will not make any choice po. This time, kayo ang iiwanan ko para gumawa ng choice para sa akin at kay Mayor Isko. So, we end here. At good luck po sa choice nyo. At good luck sa atin lahat sa negosasyon ngayon. So, please, again, before I end, sa inyo po na hindi pa subscriber, please subscribe to the Blogcaster Armand Dean YouTube channel to get views and arguments and opinions na unique at malalim na makukuha nyo lang dito po sa Blogcaster Armand Dean. Thank you very much and see you in my next vlog.